Hi guys! Good morning! Welcome back again to Marcel Montemayor Channel. So ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gamit sa loob ng aming bahay. Kasi po maraming nagre-request sa akin kung saan ko po daw nabili yung mga gamit ko sa loob ng bahay. Kunti lang naman siya, pero sige lang, ipapakita ko lang sa inyo. Okay, so sana magkaroon kayo ng idea at magkaroon kayo ng tips kung saan kayo bibili ng mga gamit. Okay, so tara, papasukin na natin ang aming munting tahanan. Okay, so una kong ipakita sa inyo is itong sofa namin, recliner. Recliner ang tawag ng sofa namin, guys. So sa gilid ng ng sofa namin is may push button dyan. Tapos itong nasa baba, mag-o-open yan. So para kang pwede mo siya matulugan. Relax ka talaga pag nag-watch ka na TV. So maganda po siya. Nabili ko siya sa Mandawi Foam. Tapos itong key holder, sinadya talaga namin just in case for emergency. Madali lang namin siya mapulot or makuha yung key namin. Nabili ko yan siya sa Unitop. Then itong blind curtains, nabili ko siya sa Lifestyle. Urban Lifestyle. So itong TV naman namin, nakasukat siya sa 42 inches. Wag masyado malaki, guys, kasi pangit masyado. Wag din masyado maliit. So ito 40 inches lang siya. So nabili namin siya sa Samsung. Tapos itong nasa baba na TV, nabili namin siya sa Shopee. So itong chandelier, kumbaga chandelier daw namin. Pero itong tatlong ilaw, guys, nabili namin siya, naka-promo siya 30%. Once kasi member ka sa Mandawi Foam, so may 30% ka. So automatic 1-8, nabili namin siya ng 1,200 pesos. So ito yung wallpaper, nabili namin siya sa Kogon Market. May nagbibenta kasi siya doon, nagandahan kasi ako. Okay, so ito namang table set namin, dining set. So nabili namin siya sa Mandawi Foam. 4-seaters. Okay, so pasukin natin ang aming room. So, nakabili din kami ng dalawang aparador ng anak ko at saka yung sa amin. Maliit sa yung anak ko, din sa amin is medyo malaki. So, nabili namin siya sa, again, Mandawi Foam. Naka-promo din yan siya, guys, 30%. So, maganda talaga bilhan doon sa Mandawi Foam. Lalo na pag December, guys, napakalaking discount, 30%. Yes, totoo yan siya. Pero kung hindi siya December, 15% lang pag member kayo. Okay na siya kasi makamura na tayo. So magpa-member na kayo doon. So blind curtain as usual sa Urban Lifestyle. Yan, maganda ang blind curtain, guys. Nakaka-social tingnan. Okay, so itong bed namin is double at semi-double, guys. So nabili namin siya sa Mandawi Foam. Yung onan, pillowcase, then yung blanket, nabili namin siya sa Mandawi Foam pa rin. And itong bedsheet, nabili ko ukay-ukay sa murang halaga na 60 pesos. So, tiyaga lang. Kapag may tiyaga talaga, may nilaga. So, maganda ang nakuha na bedsheet. Okay, so, dito naman tayo sa room ng anak ko. Yan. So, ang wallpaper ng anak ko, nabili ko siya sa Shopee. Sorry, medyo malabo yung filming. Okay, nabili ko siya sa Shopee. So, sorry kasi yung niya, tugtong ng wallpaper, hindi siya pantay. So, ito yung aparador ng anak ko. Good for him lang talaga. Naka-promo din siya. Mura lang nabili namin siya sa Mandawi. Then, pati yung bedsheet niya at saka pillowcase, pillow and foam. For single bed lang po sa kanya, guys. Yan, sa Mandawi Foam yan nabili. Marami kaming nabili sa Mandawi Foam actually, guys. Kasi naka-budget lang kasi yung pera namin, kaya sayang din yung 30%. So, grab na namin yun, di ba?
So next guys, ipapakita ko na naman sa inyo ang CR. Kasi maraming nagtatanong kung pwede po ba siya mabasa yung wallpaper ng aming CR. Kahit wet siya, hindi ba siya masisira. Guys, actually po, yung nabili ko sa Shopee is waterproof talaga. Okay? Tatagal yan siya guys, kahit 5 years tatagal yan siya, promise. I swear guys, adhesive wallpaper ito, PVC. Yan. Maganda siya, ganito na kulay, nakaka-wide siya tingnan. Kahit maliit lang yung CR, pero malaki siya tingnan. Tapos maganda sa mata, maaliwalas guys. So itong nasa floor namin na Welcome, nabili ko siya sa Balita, Ogon. Itong organizer ng toothbrush namin, toothbrush organizer, at saka itong organizer ng mga shampoo namin, nabili ko siya sa Novo. Novo ko, Cagayan de Oro pa rin. May lagayan din kami ng towel dito sa right side, sa left side. So nabili namin siya sa DIY. Pati itong ano guys, floor mat. Nabili namin siya sa DIY. Okay, so let's go to laundry area. So temporary lang ang shower curtain, nabili namin siya sa DIY. Kasi once may budget na kami, gawa namin siya ng sliding door dyan. So hindi pa siya nakalagay. Yung wall namin wala pang tiles. So balak namin siya lagyan ng tiles para mas maganda siya tingnan. At lagyan namin siya ng shower. Yes. Marami pa talagang i-improve dyan guys. Tapos may nagtatanong pala sa akin, pasensya na kung marami kayong makikita mga shoes, mga ganyan, mga box, organizer. Kasi galing yan sa baba ng bahay namin, inakyat lang namin sa taas. Tapos maliit na kasi ang bahay namin, so wala siyang ibang lagayan, bili dito lang sa laundry area as temporary. Wala pa kasi kaming cabinet, hindi pa kami nakapagpagawa kasi wala pa pong budget guys. Hinay-hinay lang. So, marami kasi nagtatanong kung bakit daw, may nagtatanong isang tao sa akin kung bakit daw yung CR namin, ay yung kitchen namin, kaharap ng window ng CR. By the way po, bakit po siya kaharap? Kasi ang CR talaga is standard po talaga siya. Ang itong kitchen talaga is nasa gilid ng CR. So nilagay namin siya sa kabila, sa harap, yung ano namin, para mas malaki siya tingnan. Ang standard talaga is nakadikit yung sink doon sa ano, sa CR. So mas maganda siya tingnan kung ganito yung siya. Naka-L siya. Yung standard kasi nila guys, hindi siya naka-L. Straight lang siya. So ito yung itong faucet namin at saka yung sink, nabili namin siya sa City Hardware. Pati mga tiles sa City Hardware. Itong organizer ng plates namin is DIY. So, ito naman mga organizer ng mga spices. Lagayan ng mga spices sa Novo. Kung marami kayong pera, marami talaga kayong budget, pwede nyo i-transfer yung CR nyo sa likod doon sa extensions nyo. Pero konti lang kasi yung ano namin, kaya tama na yun siya sa amin. Okay, so sana guys, marami kayong mga idea na magpupulot dito. Kahit sa munting sharing lang po ng mga idea ko, sana marami kayong makukuha na ano, na idea. Tapos regarding po sa rooms guys, yung measurement, ay wala kasing tape measure, so sinukat ko siya, bali 2 meters and 1/4 siya yung room namin. Tapos yung sa anak ko is 2 meters and 1, basta kunti lang yung difference talaga. Basta yung sa amin is 2 meters and 1/4. Okay. So guys, thank you so much. Sorry kung natagalan ako mag-vlog sa aming bahay, sa Lumina Homes, kasi po matagal kami hindi nakauwi dito.
lalo na't ngayon guys, COVID. Isos, thank you guys, bye!